Magandang umaga mga kapatid. Tayo po ay dadako sa ating pang-apat na Sunday na live streaming. Tinatawagan ko Sister Ching Garing para po sa ating opening prayer. Tayo pong lahat ay manalangin. Dakilang Diyos, marami pong salamat, Panginoon, sa umagang ito. Salamat, Panginoon, sa napakagandang umagang pinagkaloob mo sa amin, Panginoon, sa kabila ng pandemic crisis, Panginoon. Narito pa rin ang bawat isang Kristiyano, Panginoon, na nananabik na makinig ng inyong salita. At dalangin ko, Panginoon, patuloy kayong kumilos sa bawat isa ng inyong mga anak, sa bawat tahanan, Panginoon. Ikaw ang kumilos, Panginoon, at ang iyong proteksyon ang laging lumukob, Panginoon. Ganun din sa aming mahal na pastor na gagamitin ngayon. Yes. Langitan mo ang kanyang bibig, Panginoon. Yes, gamitin mo po siya bilang daluya ng inyong pagpapala. Kung kinakailangan kami sawayin, Panginoon, turuan para sa ikalalago ng bawat isa sa amin, yes, gawin mo, Panginoon. Kaya't muli, Panginoon, sa oras na ito, pinagkakaloob namin sa inyong harapan ang lahat ng gawain ito, Panginoon, at ang lahat po ng papuri at pagpapasalamat ay binabalik namin sa inyo sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Bago po tayo dumako sa pangangaral ng salita ng Diyos, tinatawagan po ang ating pastora senior para sa ating para sa pagbati po sa inyong lahat. Hello mga kapatid, kumusta kayo? Kayo ba ay laging nakikipag-commit kay Lord? Napakahalaga mga kapatid ang ating laging panalangin sa Panginoon kapatid. Ito lamang ang ating tanging panlaban sa krisis na dumarating sa ating bansa. Kaya kailangan everyday huwag natin kalimutan na tayo magkaisa sa panalangin, dahil ito po talaga ang panahon na ang bawat pamilya ay nagiging close sa isa't isa. Kasi kung minsan, dahil sa wala na tayong panahon sa sa ating pamilya at sa ating trabaho, kaya ito na po ang panahon na magkaisa tayo. At maraming salamat na kayo ay nananatiling naglilingkod sa Diyos ng buong katapatan. Purihin ang Panginoon Diyos at pagpalain tayong lahat ng Diyos. Amen. So, dadako po tayo ngayon sa pakikinig sa salita ng ating Panginoon. Kung tayo po ay may mga Biblia, ay atin pong buksan ang ating Biblia sa aklat ng Unang Tesalonika 4:13-18. Sabay-sabay po nating basahin. Simulan po natin sa verse 13. Mga kapatid, ibig naming malaman ninyo ang katotohanan tungkol sa mga namatay na, nang hindi kayo magdalamhati tulad ng mga taong walang pag-asa. 14. Naniniwala tayong si Jesus ay namatay at muling nabuhay. Kaya naman, naniniwala tayong bubuhayin din ng Diyos ang lahat ng namatay na nananalig kay Jesus upang isama sa Kanya. Verse 15, ito ang aral ng Panginoon na sinasabi namin sa inyo. Pagparito ng Panginoon, tayong mga buhay ay hindi mauuna sa mga namatay na. Verse 16, sa araw na yaon, kasabay ng malakas na utos ng tinig ng Arkanghel at ng tunog ng trumpeta ng Diyos, bababa ang Panginoon mula sa langit,
bubuhayin muna ang mga namatay at nananalig kay Kristo. Verse 17, pagkatapos tayong mga buhay o buhay pa ay titipunin niya sa ulap at isasama sa mga binuhay upang salubungin sa papawirin ang Panginoon. Sa gayoy, makakapiling niya tayo magpakailanman. Verse 18, last verse po, kaya nga, mag-aliwan kayo sa pamamagitan ng mga aral na ito. So, purihin po ang pagkabasa ng kanyang salita. Pinamamagatan ko po ang aking pangaral sa wikang Ingles na The Difference. O, tagalugin po natin ang pagkakaiba. Sa mundong ito, marami pong pagkakaiba. Tama po ba? Amen. Sa atin pong pamilya, bagamat iisa lang ang nanay at iisa lang ang tatay, pero ang magkakapatid, may pagkakaiba-iba. Alright. Merong anak na masipag, may anak na medyo tamad, at meron naman talagang tamad. Okay, meron rin sa mga anak ninyo ang palaaral, meron namang medyo lang, at meron namang walang ganang mag-aral. So, ano pa? Ano pa ang pagkakaiba-iba? Bagamat meron lamang isang magulang, meron kang anak na maputi. Tama po ba? Meron kang anak na wag maitim kasi iba ang kulay na itim eh. Parang bulok na yun eh. Parang buhok na yun eh, I mean. So, kayong mag-i, no? Tapos, sa mga anak nyo, mapapansin nyo, meron yung malaki ang mata, di ba? Merong chinita, meron namang ang mata ay parang mata ng Hudyo, kaya ng Amerikano. No? Merong matangos ang ilong, merong pango. So, mapapansin po natin meron talagang pagkakaiba. Merong sa pamilya nyo matangkad, merong maliit, meron namang sakto lang. So, napansin nyo po ba, meron talagang pagkakaiba-iba. Ganon din sa loob ng bahay-sambahan ng Diyos, may pagkakaiba-iba rin. Merong talagang nakatalaga sa magaling umawit, magaling tumugtog, mahusay mag-MC, mahusay mag-song lead, mahusay mangaral, mahusay magturo ng Bible study. So, pansinin nyo po, no? Mayroon talagang pagkakaiba-iba. So, hindi lahat ng nilikha ng ating Diyos ay magkakapareha. Sabi nga ng isang komentaryo, kung lahat daw ay pare-parehos, pare-pareha, halimbawa, lahat ay seryoso, paano na magiging maligayang mundo? Di po ba? Kung lahat naman ay komedyante, wala nang kaseryosohan. So, napansin niyo po ba, kahit saan kayo pumasok sa trabaho, sa inyong pamilya, sa paaralan, mayroon po talaga tayong pagkakaiba-iba. Ngayon, ang pinupuntos ko rito ang pagkakaiba-iba, mayroon talaga sa nalalapit na pagbabalik ng ating Panginoon, kapag hindi pa nag-take place ang tinatawag nating pag-agaw ng mga banal o rapture sa wikang Ingles, lahat po tayo ay dadaan sa kamatayan. Pero ang tanong, ano ang pagkakaiba ng Kristiyanong namatay at ang namatay na hindi Kristiyano? So, pag ikaw ay Kristiyanong namatay, ang pagkakaiba mo sa mga hindi naniniwala sa ating Diyos, ikaw ay direkta na aakyat sa langit. Makakarating ka sa sinapupunan ng ating Panginoon. Pero, kung hindi ka naniniwala sa ating Diyos, lahat ng kasalanan, lahat ng pagkakamali ay ginagawa mo, hindi ka makakarating sa kaharian ng Diyos. At tiyak na ikaw ay makakarating sa impyerno. Maraming tao ang natatakot pag-usapan ng impyerno, pero hindi naman inaayos ang buhay sa harapan ng Panginoon. Pero takot silang pumunta sa impyerno. So, yun po yung pagkakaiba. Kung ikaw ay nagpatuloy na maging maayos na mananampalataya, meron man o walang nakakakita sa'yo, oras na ikaw ay namatay at hindi mo na nag-take place ang rapture, tiyak na ikaw ay makakarating sa langit. So ang tanong, marami po sa atin ang nagtatanong kung kailan nga bababalik ang ating Diyos. So wala pong nakakaalam. Ang importante, kung sakasakaling bumalik ang ating Panginoon, handa ka ba sa kanyang nalalapit na pagbabalik?
Yung mga Kristiyano na alam ang Word of God or mga Bible believer, naghahanda po talaga yan. Pero yung wala talagang alam sa Word of God, wala silang pinaghahandaan. Kaya ngayon, alamin po ba, alamin natin kung ano ba yung mga aspeto ng pagkakaiba-iba. Yamang ang ating pangaral ay pinamamagatang ang pagkakaiba or the difference. Unahin po natin, yung tinatawag nating the difference between hope and no hope. Yung pagkakaiba sa pagitan ng pag-asa at yung wala ka talagang pag-asa. Kung babalikan po natin ang verse 13, ang sabi dyan, mga kapatid, ibig naming malaman ninyo ang katotohanan tungkol sa mga namatay na, nang hindi kayo magdalamhati ng mga taong walang pag-asa. So napansin nyo, yung pagkakaiba po doon sa mga taong may pag-asa sa walang pag-asa. Kung tutusin, kapag ang isang pamilya ay may pumanaw na kasapi ng kanilang or miyembro ng kanilang pamilya, nakakaramdam po tayo ng kalungkutan, di po ba? Katulad po ng lately na nangyari sa amin, na ang aking ama ay nasa piling na ng ating Panginoon last February 2022, no? So, sa aming part, bilang laman, ay malungkot po yun. Pero, dahil kami ay naniniwala na si Papa ay matagal naglingkod sa Diyos, naniniwala kami na sa oras na ito ay nasa piling na siya ng ating Panginoon. So, tandaan po natin, ang pinag-uusapan natin dito, kung sakasakali, kaibigan ko, kapatid ko, kapatiran ko, no, kapamilya ko, kapuso ko, kung sakaling kunin ng Diyos ang buhay na pinahiram sa iyo, meron ka kayang pag-asa na makarating sa kaharian ng Diyos o wala ka talagang pag-asa? So nakita niyo po ba yung pagkakaiba? Nang may Kristo sa kanyang buhay at nung mga taong walang Kristo sa kanilang buhay. Kasi pag may Kristo ka sa buhay mo, may pag-asa ka na makakarating ka sa kaharian ng Diyos. Pero kung wala kang Kristo sa buhay mo, wala kang pag-asa na makarating sa kaharian ng Diyos. So, yan po yung dalawang pagkakaiba ng taong may Kristo sa buhay niya at taong walang Kristo sa kanyang buhay. So, tandaan po natin, basahin po natin ang Hebreo 9:27, itinakda Diyos ang nagbigay sa kanya ng katugunan. Tandaan po natin, kung tayo ay may pag-asa na mananampalataya sa ating Panginoon, nakatitiyak po tayo na kung sakaling kuhanin ng Diyos ang ating mga buhay ngayon, makakasama natin ng Diyos sa kabilang buhay. Amen. At tandaan po natin, normal lang sa isang taong namatayan na sila ay magkaroon ng dalamhati. Tama po ba? Yes. Okay. At normal lang sa isang taong namatayan na sila ay magkaroon ng kalungkutan. Amen. Kasi kung babalikan po natin, mismo si Jesus, sabi nga sa John 11:35, si Jesus ay tumangis or Jesus wept. So bakit nga po ba siya tumangis? Dahil namatay ang kanyang kaibigan na si Lazarus. So si Kristo, bilang tao, naramdaman rin po niya yung ating naramdaman na kalungkutan at kapighatian. At tayong mga mananampalataya, meron po tayong iba't ibang dinaraanan na mga pasakit sa buhay, kapighatian o dalamhati. Pero ang kainaman sa ating mga mananampalataya, meron po tayong katiyakan na yung ating mga suliranin, yung ating mga kapighatian, yung ating mga kalungkutan, pag si Kristo ay nasa ating puso, yan po ay tiyak na may katugunan. Amen. Huwag na po tayong lumayo. Si Pablo, marami siyang dinaanan na pagsubok nung, mula nung kanyang tinanggap ang ating Diyos. Pero sumuko po ba si Pablo? Hindi. Kasi nga naniniwala si Pablo na meron siyang pag-asa sa ating Panginoon kapag siya ay nanalig at nanampalataya at nanindigan sa kanyang pag-ibig sa ating Panginoon. Yun po yun, mga kapatid, no? At kung babasahin rin po natin ang
Pilipos 1:21-23, sapagkat para sa akin si Kristo ang buhay, at dahil dito'y pakinabang ang kamatayan. Ngunit kung sa pananatili kong buhay ay makagagawa ako ng mabuting bagay, hindi ko malaman ngayon kung alin ang aking pipiliin sa dalawang hangarin. Ang ibig ko'y pumanaw na sa buhay na ito upang makapiling si Kristo. Yamang ito ang lalong mabuti para sa akin. So, pansinin niyo po yung verse na yon, ano? Kung ikaw ay naglilingkod sa ating Diyos na talagang tapat, mayroon man o walang nakakakita, gusto mong pumanaw na, di po ba? Amen. Para makapiling ang ating Panginoon. Oh, yes. Pero habang ikaw ay nabubuhay rito, gumagawa ka ng kabutihan para marami kang taong maabot at madala sa paggawa ng kabutihan. Hindi po ba napakasarap ng feeling o damdamin kapag ganun ka na mananampalataya? So tandaan po natin, tayong mga mananampalataya, kung sakaling tayo ay lilisa na dito sa mundo na pansamantalang tirahan natin, nakatitiyak tayo na sa paglisa natin ay nakapagtanim tayo ng kabutihan sa ating kapwa, nakapag-share tayo ng gospel, at nabigyan natin sila ng babala, lalo pat tayo ngayon ay nasa kapanahunan ng krisis. So, nakita niyo po ba ang pagkakaiba? So, tandaan po natin, ang pangaral natin ay tungkol sa pagkakaiba. Malaki ang kaibahan ng may pag-asa sa walang pag-asa. Amen. Kung babasahin po natin ang 2 Corinto 5:8, malakas nga ang loob kong iwan ang katawang ito na aking tinatahanan upang manirahan sa piling ng Panginoon. Sapagkat alam po natin na kapag tayo ay nasa piling ng ating Panginoon, bagamat tayo mamatay sa ating lupang katawan, nakatitiyak tayo na makakasama natin ang ating Diyos. Amen. Sabi nga po sa verse 17, pagkatapos tayong buhay, ay titipunin niya sa ulap at isasama sa mga binuhay upang salubungin sa papawirin ang Panginoon, sa gayoy makakapiling niya tayo magpakailanman. So, ang akin pong nais ipunto dito sa inyo, kung ikaw ay Kristiyano, talagang namuhay ka ng maayos sa harapan ng Panginoon, at hindi ka dumaan sa kamatayan, nag-take place ang rapture, yung tinatawag natin pong pag-agaw ng mga banal, yun po ay isang malaking pag-asa sa iyo. Pero kung hindi ka umayos sa harapan ng Panginoon, bagamat meron ka ng alam sa salita ng Diyos, nagmatigas ka, patuloy mong sinunod ang sarili mong kalooban, kaysa sa nais ng Diyos sa buhay mo, sinasabi ko sa iyo kapatid, nandun ka sa kabilang panig, wala kang pag-asa na makita at makasama ang ating Panginoon. Kaya mamimili ka lang eh, dito sa dalawang pagkakaiba na ito eh, maglingkod ka sa Diyos ng totoo at tapat, may pag-asa ka. Tumalikod ka sa Diyos, magpatuloy ka sa paggawa ng lahat ng kasalanan, wala kang pag-asa. So yan po yung unang-unang pagkakaiba. Yung may pag-asa at walang pag-asa. Amen. Pangalawa, ano po yung pagkakaiba nito? The difference between belief and unbelief. Yung pagkakaiba po sa pagitan ng paniniwala at yung walang paniniwala. Kung babalikan po natin yung verse 14, naniniwala tayong si Jesus ay namatay. Tama po ba? At muling nabuhay. At yan nga po ang diriwang ng mundo ngayon, ano? Kaya naman, naniniwala tayong bubuhayin din ng Diyos ang lahat ng namatay na, pero meron pa na, meron pong if condition, na nananalig kay Jesus upang ano? Upang isama sa Kanya. Kung naniniwala tayo na si Jesus ay namatay, naniniwala rin tayo na after 3 days, tama po ba, sa ating pagbabasa sa Biblia at napapanood natin sa television, nabuhay na maguli ang ating Panginoon. So dito, narito po ang susi ng pag-asa. Walang iba kundi ay yung ating pananampalataya.
Maniwala tayo, magtiwala tayo, huwag nating pairalin yung ating sariling dunong minsan kasi maraming tao ang nagbabasa ng Biblia, tinatanong pa o kino-question ang Diyos. Kapatid, kaibigan, wala kang karapatan na tanungin ang Diyos. Ang Diyos ang may karapatan na tanungin ka anong klaseng pamumuhay. Yung pangalawa pong pagkakaiba natin, yung sa pagitan ng may paniniwala at walang paniniwala. Kaya nga kung ating papansinin dito sa verse na ito, sa unang Juan 15:12-13, kapag tayo po ay nasa ating Panginoon, tiyak na tayo mga kapatid ay mayroong buhay na walang hanggan. Kaya ang sino mang hindi naniniwala sa ating Panginoon at hindi ginagawa yung tama sa harapan ng Diyos, wala po talaga siyang pag-asa sa langit. Bagkos, ano mayayari? He will or she will be lost forever. So ito po yung paalala sa ating lahat. Kaya saan ka? Mamimili ka lang sa dalawa. Yung maniniwala ka sa Diyos o wala kang paniniwala sa Diyos. Kasi ako mga kapatid, personally, kapag ikaw ay may paniniwala sa Diyos, hindi mo kayang gumawa ng mali o lihis sa salita ng ating Panginoon. Kung babasahin nyo Revelation 21:8, lahat po ng kasalanan dyan, inisa-isa ng ating Panginoon. Pero kung ikaw ay walang paniniwala sa Diyos, kabaliktaran yon ng mga taong hindi gumagawa ng mali. Ibig sabihin, wala kang takot sa Diyos, bakit ka gumagawa ng mali? So ang una, anong pagkakaiba ng may pag-asa sa walang pag-asa? Pangalawa, anong pagkakaiba ng may paniniwala sa walang paniniwala? Ngayon, dako po tayo sa pangatlo, no? Ang pagkakaiba or the difference between the first and second resurrection. Yung pagkakaiba po ng una at ikalawang pagkabuhay. Okay, tingnan po natin sa verse 16. Balikan natin. Sa araw na yaon, kasabay ng malakas na utos ng tinig ng arkanghel at ng tunog ng trumpeta ng Diyos, bababa ang Panginoon mula sa langit. Bubuhayin muna ang mga namatay na nananalig kay Kristo. So, ano po ang mangyayari kung si Kristo ay darating? So, makikita ng lahat ng tunay na mananampalataya na si Jesus ay bababa mula sa langit at makakarinig tayo ng alingaungaw ng sigawan. Anong sigawan? Yung iba ay sisigaw dahil sa kabutihan ng Panginoon, yung iba naman ay sisigaw sa takot. Dalawa lang po yan eh, no? So, dahil doon, makakarinig po tayo ng trumpeta na kung saan yun po yung babala na dumating na ang ating Panginoon. Lahat ng naabutan ng ating Diyos na buhay na naglilingkod sa Kanya ng tapat, yun po ay aagawin, o tinatawag nating pag-agaw ng mga banal o rapture sa Ingles. Pero, yung mga namatay, na may Kristo sa kanilang puso, bubuhayin nyo ng ating Panginoon. Kaya nakita nyo po, meron tayong tinatawag na first and second resurrection. Kaya kung papasinin po natin, sa unang Corinto 15:51, pakinggan ninyo ang hiwagang ito, hindi mamamatay ang lahat, ngunit lahat tayo'y babaguhin. So, sino po ang hindi mamamatay dito? Yung dumating ang ating Diyos na buhay pa tayo mga mananampalataya, tayo po mga kapatid ay ano? Hindi na mamamatay kasi mararapture tayo eh. Sa mga wala pong alam sa salita ng Diyos, ipapaliwanag ko lang po ito sa inyo, no? Kapag ikaw ay naglingkod sa Diyos ng tapat, mabuti, dalisay, sakdal, malinis, meron talagang kabanalan sa iyong buhay, at nag-take place ang rapture, ibig sabihin hindi ka nadadaan sa physical death.
Pero kung halimbawa, hindi pa mag-take place ang rapture, at Hebrews 9:27, kung saan kamat itinakda ng Diyos ng iyong kamatayan, pero namatay ka nang meron talagang tapat na paglilingkod sa Diyos, bubuhayin ka muli ng ating Panginoon. Kaya dito mga kapatid, makikita ng buong mundo na sasalubong ang lahat ng tapat na Kristiyano sa alapaap kasabay ng ating Panginoon. So, basahin po natin ang medyo mahaba-haba po ito sa pahayag, which is our last verse, sa pahayag 20, no? 20, 5 hanggang 15. Ito ang unang pagkabuhay sa mga patay. Bubuhayin ang iba pang mga patay pagkaraan ng 1,000 taon. So sa medyo malalim na sa salita ng Diyos, naintindihan nyo ito. Pero sa mga kaibigan namin na nakikinig dyan, kinakailangang mag-aral ka pa ng salita ng Diyos upang maunawaan mo kung ano ba itong bubuhayin pagkatapos ng 1,000 taon. Mapalad at pinagpalang lubos ang mga nakasama sa unang pagkabuhay sa mga patay. Walang kapangyarihan sa kanila ang pangalawang kamatayan. Sila'y magiging mga saserdote ng Diyos at ng Mesiyas at maghahari silang kasama sa loob ng 1,000 taon. Hallelujah. Pagkatapos po ng 1,000 taon, palalayain si Satanas. Lalabas siya upang dayain muli ang napakaraming bansa sa buong sanlibutan, ang Gog at Magog. Titipunin sila ni Satanas at isasama sa pangikidigma. Kasindami ng buhangin sa tabing dagat ang hukbong ito. Kumalat sila sa buong sanlibutan at pinaligiran ang kuta ng mga hinirang ng Diyos at ang pinakamamahal na lungsod. Ngunit bumaba ang apoy mula sa langit at tinubok sila. At ang diablong nandaya sa kanila ay itinapon sa lawang apoy at asupre na pinagtapunan din sa halimaw at sa mga bulaang propeta. Magkakasama silang pahihirapan araw at gabi magpakailanman. Pagkatapos nito'y nakita kong isang malaking tronong puti at ang nakaluklok doon, na parang ang lupa at ang langit sa kanyang harapan at hindi na nakita pang muli. At nakita kong nakatayo sa harap ng trono ang mga namatay, maging dakila at maging hamak, at binuksan ang mga aklat. Binuksan ang isa pang aklat, ang aklat ng buhay. Hinatulan ang mga patay ayon sa kanilang ginawa, gaya ng nasusulat sa mga aklat. Iniluwa ng dagat ang mga patay na nasa kanya, inilabas din ng kamatayan at ng Hades ang mga patay na nalagak sa kanila, hinatulan ang lahat ayon sa kanilang mga ginawa. Pagkatapos ay tinapon sa lawang apoy ang kamatayan at ang Hades. Ang lawang apoy na ito ang pangalawang kamatayan. Itinapon sa lawang apoy. Ito mga kapatid, ang nakakatakot eh, no? Nakakakilabot. Itinapon sa lawang apoy ang sino mang hindi nakasulat sa aklat ng buhay. So tandaan po natin, aking mga kapatid at kaibigan, kinakailangan talagang alamin natin yung ating pagkakaiba. Kinakailangang makita yung pagkakaiba natin sa mundong ito na punong-puno ng kaguluhan, punong-puno ng pighati, punong-puno ng karamdaman na ating nararanasan ngayon, itong pandemic. Kinakailangang makita po talaga yung kaibahan natin sa mga hindi tunay na naglilingkod sa Diyos. Kaya pansinin nyo, no? Mabibili lang kayo eh. Doon ka ba sa may pag-asa o walang pag-asa? Doon ka ba sa maniniwala ka sa Diyos o hindi ka maniniwala sa Diyos? O doon ka ba mapapasama sa unang pagkabuhay o sa pangalawang pagkabuhay? So saan ka puroon? Pag sinabi natin unang pagkabuhay, ito yung mga mananampalataya na hindi nadadaan sa kamatayan at sila ay kukunin na ng ating Panginoon. Doon sa pangalawang pagkabuhay, ito yung mga dumaan sa kamatayan at binuhay ng Diyos dahil sila'y mga tapat na lingkod ng ating Panginoon.
Kaya sa umagang ito, mga kapatid, bago po ako magtapos, mamimili ka lang lagi sa dalawa, no? Doon ka ba sa may pag-asa o walang pag-asa? Maniniwala ka ba o hindi ka maniniwala? Doon ka ba sa first resurrection or doon ka ba sa second resurrection? Tandaan po natin, lahat tayo ay may pagkakaiba-iba. Pero ito pong sinasabi ko sa inyong nais kong tandaan nyo, dapat iba tayo sa lahat ng mga narito sa buong mundo upang tayo po ay makaakay pa ng mga tao na naliligaw ng landas. Sapagat pag nakita nila na itong young people na ito, iba sa mga nakikita kong kabataan. Naaalala ko nung during the time na si Pastora Senior ang ating pastor, talagang, at ang inyong lingkod pa ang inyong youth president, talagang napuri tayong mga kabataan. Maraming humanga sa atin at sinabi kay Pastora Senior mismo sa galing sa isang lokal na official, napakababait ng mga kabataan niyo po, Pastora. Sana lahat ng mga kabataan ay katulad ng kabataan niyo na meron dito sa bahay-sambahan niyo. So nakita niyo po, nakita niyo yung pagkakaiba. Nakita nung mga politician na yun na iba yung young people na mayroong Diyos sa kanilang buhay. Kaya nga, hinahamon ko kayo mga kapatid, mga kabataan, nanay at tatay, kahit saan tayo pumunta, kahit nasa hanap buhay tayo, nasa paaralan tayo, ano man yung ginagawa natin, kinakailangang merong makita ang mundo sa atin na iba upang maakay nila sa atin at magkaroon sila ng big question mark, bakit iba ka sa mga nanay na kakilala ko? Bakit iba ka sa mga tatay na kilala ko? At bakit iba ka sa mga kabataan na nakilala ko? O bakit iba ka sa mga guro na nakilala ko? Bakit iba ka sa mga empleyado na nakilala ko? So nakita niyo po, kung makikita nila yung pagkakaiba natin sa kanila, to God be the glory, marami po tayong maaakay sa paanan ng Panginoon. Amen. And lastly mga kapatid, meron po akong tanong na iiwan sa inyo. Are you lost and without hope of heaven? Ikaw po ba ay talagang nawawala ngayon at wala kang pag-asa sa langit? Ito ang sasabihin ko sa iyo kapatid. Ikaw man ay kapatiran o hindi mananampalataya, Bible believer o hindi. Bakit hindi ka makiisa? You join with us, no? At lumapit ka sa Panginoon bilang isang taong nawala at inaamin mo talaga na ikaw ay nagkasala sa harapan ng ating Panginoon. Ang gagawin mo lang, magsisi ka sa iyong kasalanan kasi ang paniniwala po hindi sapat yan eh. May proseso yan. Una, aminin mo na ikay makasalanan. Pangalawa, magsisi ka sa iyong kasalanan. Pangatlo, dapat kang magpabautismo sa pangalan ni Jesus. Acts chapter 2 verse 38, repent and be baptized, sabi nga po ni Peter, no? Then pang-apat, receive the baptism of the Holy Ghost. Yung meron pong evidence of speaking in tongues sapagkat ang Holy Spirit lang po ang tanging makakatulong sa ating lahat upang lahat ng ating kahinaan, lahat ng ating mga kamalian, lahat ng ating kapalpakan ay masunog sa pamamagitan ng banal na Espiritu ng Diyos at tayo maging bago sa harapan ng ating Diyos at sa harapan ng nakararami. At panghuli, dapat kang mamuhay ng may kabanalan. Alam niyo po ba mga kapatid, bago ko tapusin ang aking pangaral, napakahirap mamuhay ng may kabanalan. Tama po ba? Sapagkat hindi talaga natin maiiwasan na ang mundong ito ay malakas ang hatak. Pero kung ikaw ay may banal na espiritu, kahit anong pain ng diablo sa iyong harapan, kahit anong akit ng diablo sa iyong harapan, titilamsik lang lahat yan. Mapapaso yan, masusunog yan, kasi meron kang Holy Spirit sa iyong buhay. Kaya hinahamon ko kayo mga kapatid, no? Na kinakailangan, mga kaibigan ko, kapamilya, kapuso, no? Natanggapin natin ang Diyos ng buong buo sa ating buhay na may pananampalataya, pero ang pananampalataya, sapat na ba? Hindi sapat yan. Kinakailangan kumilos ka, katulad ng binanggit ko sa inyo kanina. Kinakailangan you must work out for your own salvation. At kapag nasunod mo ang lahat ng binanggit ko sa iyo isa-isa, ikaw ay handang-handa na sa langit at sa nalalapit na pagbabalik ng ating Panginoon. And lastly mga kapatid, kung kayo ay nag
babrowse ng inyong internet at Google, ang NASA, katulad ng na-share ko sa inyo last week, meron po silang nakitang napakalaking asteroid. At ayon sa kanilang kalkulasyon, pag ito ay hindi nadurog doon pa lang sa kalawakan, tatama ito sa mundo at ang mundo ay totally mawawash out. Kaya nung mabasa ko yun, mga kapatid, bumalik sa aking kaisipan ang nabasa ko sa aklat ng Revelation, at alam ko nabasa niyo rin yun, na sabi ng Diyos talaga, I will make new heaven and new earth. At ang tangi lang makaliligtas kung sakasakaling hindi mapigilan ng NASA yung big asteroid na babagsak sa mundo, yung maibig ka sa mundo ito. Katulad ng PBB, merong eviction, ano? Pag sinabi po natin evict, walang iba kundi ay ano, ma-rapture ka. Sabi ng Tagalog, yung pag-agaw ng mga banal. So mga kapatid, magpakatatag tayong lahat. Ngayon po ay pang-apat na Sunday na natin hindi nakikita. Inaasahan ko na kayong lahat po ay nakikiisa sa ating prayer, family prayer clock every Monday to Friday. Fasting na naman po natin bukas. At sa Sabado ay ang ating devotion, family devotion. At muli sa Sunday, kundi pa mag-rapture, yung ating Sunday live streaming. So, ito pong panahon ng ating quarantine, yung enhanced community quarantine, hindi po natin alam kung ito po ay mag-e-extend or whatever, kasi ang Diyos lang po ang tanging makakasagot nito. At alam ko, we will beat COVID-19 sa ating one accord prayer. Amen. So patuloy lang po tayo, mga kapatid, sa ating ginagawang devotion araw-araw sa ating pamilya, sapagkat ito po yung panahon na lalo po tayo maging matibay sa ating pananampalataya. So tandaan nyo, we must make the difference. So saan ka lang sa mga binanggit ko? Doon ka ba sa may pag-asa o walang pag-asa? Pangalawa, doon ka ba sa may paniniwala sa ating Diyos o wala talagang paniniwala? At pangatlo, doon ka ba makakasama sa first resurrection or sa second resurrection? Remember, we must make a difference. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Mag-take ang rapture. Yes. Ang pinaka-the best thing that we do is to prepare. Sabi nga nung isang nangangaral na 2020 is a year of preparation. So, hindi natin alam, no? Diyos lamang ang nakakaalam. At natutuwa naman ako, mga kapatid, na yung mga kapatid na dating maiitim, mapuputi na ngayon. Dahil lagi na nakakulong sa bahay, no ha? Joke lang. Masyado kasi tayo seryoso, kailangan meron kunting patawa. At sana, hindi lamang ang ating balat ang puputi. Dahil sa tayo lagi nakikipag-ugnayan sa Diyos, puputi na ang ating puso, no ha? Wala nang batik-batik, tanggal na yung batik-batik, puro na talaga. Amen. Kasi ang titignan ng ating Panginoon para kanyang agawin dito sa mundo, yun pong tunay na puti at wala pong batik. Tama ho ba, mga kapatid? Amen. At inaasahan ko na sa susunod na linggo, kung hindi pa magra-rapture at buhay pa tayong lahat, yes, muli po nating pakikinggan ang salita ng Panginoon na dadalhin po ng inyong lingkod. At alam ko na kayo ay masaya riyan, bagamat kayo nakakulong. Bakit kayo masaya? Kasi matagal na ninyong nakapiling ang inyong mga mahal sa buhay. Amen. Na dati ay gabi lang kayo magkita o kaya minsan hindi pa kayo nagkakita. Kaya sabi nga, tama naman yung sinabi, all things work together for good to them that love God. Sa ating mga anak ng Diyos, ito po ay nakakabuti. Dahil laging nagiging close ang ating relasyon sa isa't isa. At lalo po nating nakikilala ang bawat isa, at higit sa lahat, yung pong dating mga tamad ay magiging masipag na po dahil magkakakalkal na sila na kami nagtrabaho sa bahay. Nakakainip kasi walang ginagawa, hindi ba mga kapatid? So inaasahan ko po na ang lahat ng ating napakinggan ngayon ay magiging simulain sa ating tunay na pagiging pure in heart. Dahil ang sabi ng ating Panginoon, blessed are the pure in heart, for this shall see God. Kaya ito po ang ating pagsikapan sa biyaya at tulong ng ating Panginoon.
I hope to see you again, my dear brothers and sisters, by May 1st, God willing. Salamat and good morning.